Sinong ano, sinong nag nagpakilala sa iyo sa Mediatrix? Ang nanay ko po. Bali ang ano, ang debosyon ipinasa sa iyo. Opo, opo. Anong kwento mo ng nadama mo na ng milagro o anong pagbabago nadama mo pamula nung nagsimula ang debosyon ng galing pa sa nanay mo? Ang isa po siguro dahil nung bata pa naman ako, edi yung naging malapit din ako sa simbahan ng murang gulang ko pa lamang. Hanggang sa ngayon, nagsasal pa rin sa simbahan. And siguro yung medyo bago-bago, nung mga 4 years ago, nung kami lumipad doon sa aming tahanan, ay pinagkalo sa amin ng Panginoon, na kalilipat pa lamang namin, dahil bago kami sa lugar, medyo meron kagad na wala sa aming gamit sa bahay. Wala, nakawang kayo? Oo. Actually, CCTV. Ha? CCTV ko. CCTV ni nakaw? Oo. O tapos? But then, after some time, merong imahe ng Mary Majestic All Grace na ibinigay sa amin. Yun ang nilagay namin sa harapan ng aming tahanan. And true enough, talagang hindi lang yung walang nangyaring sunod, kundi naging payapa ang kalooban naming lahat, na wala yung aming alalahanin, na wala yung aming takot. At lalo't higit na sa mga taong dumarap din sa tapat ng aming bahay, kita namin sila tumitigil, sila nagdadasal. So hindi lamang siguro nandun yung pangangalaga ng mahal na birin sa amin, kundi lalo tigit, patuloy siya nagsasalita dun sa mga taong sa lugar na aming tinitigilan sa kanya. Para sa iyo, ano na ibigay sa inyo ng patuloy na devotion sa mahal na birin? Ang una siguro, yung lagi namang sinasabi niya, na, at ang role niya, sinabi niya, ituro tayo sa kanyang anak. At yun naman talaga ang kanyang anak, ating Panginoon, siyang magiging dahilan natin, kaligtasan nating lahat, ng kagandahan ng kalooban ng saka ng kapayapay ng buhay nating lahat. So, sabi nga, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, lumalapit kami sa mahal na ina para ipamagitan sa kanyang anak. At katulad naman ng ginawa nga sa kanina, sinabi lang ni Archbishop, na nung nasa paanan ng krus, inihabilin tayong lahat sa mahal na ina. Kaya naman ganoon na rin lamang ang pagtitiwala namin sa Mama Mary, Mediatrix of All Grace, na tunay na namamagitan sa atin at sa Panginoon. Nakikita ko yung devotion na to, nahawak na ng mga kabataan, na pinagpapatuloy na namin ng mga kabataan, na ang mga kabataan maging mulat sa 1948 Lipa Apparition. Mahalaga di ba 1948 Apparition? Dahil tatlong sinabi niya, lagi niya sinasabi, be simple, be humble, and be obedient. At mas intense nung last day of apparition, be very simple. Be simple, humble. Be very simple, humble, and obedient. Yung word na very, in-emphasize niya yung word na very. Ibig sabihin, kailangan natin maging ganito, simple, humble, at obedient. Nakikita ko po yung ng social media, the Facebook, the Instagram, the Twitter. Tatlong mahalagang sites na nakapag-boost ng devotion sa Mary Mediatrix of All Grace. May mga kaibigan ako may nagchat sa akin from Davao, from Bicol, iba-ibang klaseng tao pero mga youth na handang lumabang para sa Mary Mediatrix of All Grace. Handa silang ipaglaban ko ano yung totoo sa Mary Mediatrix of All Grace. Take note, mga bata ito. Take note, technology-based na kami. Pero anong tinitignan namin? Na meron nangyaring phenomenon sa Mary Mediatrix of All Grace ng Lipa, Batangas. Tatlo po si pinangahawakan ko talagang hashtag na ginagamit ko sa post ko sa FB sa Lady Votis Initiative. Hashtag be brave. Hashtag be firm. Hashtag be a devotee. Devote ka ng Mary Mediatrix of All Grace, ipaglaban mo hanggang sa dulo. Ba't mo kailangan naman na manahimik? Hindi mo kailangan manahimik. Kailangan parang si San Juan Bautista. Nag-iingay ka sa ilang para sa katotohanan. Nag-iisang katotohanan sa Lipa. Na dumating siya, nandito siya, magpaparamdam siya sa atin lahat. Hindi po kami magwiwelga, walang ganong mangyayari. Ang kailangan namin gawin, yung kabanalan. Kabanalan ng bawat isang deboto at yung, alam mo yung papasa mo, ipopropagate mo pa rin. Ako pumunta po ako sa Quiapo, meron po mga isang pinta dati. Pinamimigay ko po yung isa-isa sa mga tao. Matutuwa ka sa mga tao kasi hindi demonic ang tingin nila sa Mediatrix. Ang tingin nila sa Mediatrix, ang ina ko, ang mama ko.
pag nakikita nila, wow, ang kalmado, ang napaka-relax, napaka-ganda, ang sarap pakinggan. At once din, pinresisyon namin yung Mediatrix sa Our Lady of Lourdes, Quezon City, na parish. Habang sinasabi yung history ng Mediatrix, umiiyak kami nila Ate Dayay na teary-eyed kami kasi sinasabi yung apparition niya. Alam mo yung napopropagate mo yung Mary Mediatrix sa Paul Grace na, wow, sinasabi yung history niya kahit may ban ng Papa, kahit dinedestruct na ito, dinedesep, nandun pa rin yung faith namin na one day, the Lipa apparition will be revealed the truth. The Lipa, in our hearts, talagang totoo na. May, alam namin na totoo, nangyari siya. Pero one day, malalaman namin na nakilala na siya ng Papa. Ang chaotic ng mundo natin ngayon. Sobrang chaotic ang gulo. Pero nung pag nakikita mong Mary, mediated sa Paul Grace, may cosmos. Nagkakaroon ng kabutihan sa puso namin. Oo, ang dami namin. May vices kami. Minsan na napapahingin kami. Minsan gano'n. Pero pag nakikita namin ang Mary Mediatrix sa Paul Grace, simple lang. Ina, nagkasala ko. Pakidala mo naman kay Jesus. Medyo nag-aalangan kami ngayon magsabi sa Kanya. Hindi kami makapag-focus sa Kanya. Pero dalhin mo sa Kanya yung link namin. Patawarin niya kami sa mga kasalanan. Yun ang ina. Connector kay Jesus. Nagiging motherly siya kasi kinokonekta niya tayo sa ultimate grace, which is Jesus, the all of grace. Ito hong ano, mga litrato ninyo. Ano hong ito? Ang litrato. Naku, nakapagkabi pa. Nitong second shower of roses. Ayan, may petal. Ayan, meron na. Ayan. Ito yung sa bahay ni Tita Tarse. Ano na kung ano yung bisya? Ayan yung pinagma ng mga bisya. Ayan, yung ano eh. Kayo ang witness. Ito, galing kay Bibet nila, ito 1948. Ito 1948. Ito galing ho ito dun sa original shower petals. Ito yung original, yan. Ah, ito pipa ninyo, grabe, 70 ito, years na. Ito. This petal. Yan, meron hong ano yan, may image yan. Ano ho ang secret to long life? Ano ho ang secreto ng mahabang buhay? Aba, nasa kanya yung muna. Sa kanya. Sinasang Diyos. Kaya naman, siyempre, hirap ako kung hindi ako makalakad. Pero at least, I'm very careful na ang mind ko naman eh. Sharp pa. Hindi, ako yung pwede lang praying for a miracle. Hindi naman ako sabi ko, bakit naman sa nagagulang ako maniniwala? The fact is, na-develop ang aking devotion sa theatrics. Ano ho ang sikreto ng tita para umabot ng 100 years? Diba yun? Huh? It was my devotion to Blessed Mother dahil sabi ko ba, tuwing when I reached the age of 20, asami ko lapit. So the only thing that has become an obsession with me was to wait until this apparition said will appear. Na ngayon naman, at least may encouraging signs that Pope Francis is interested in the case. He's studying. So, I learned to labor and to wait. Ang galing ng salita. Kasi meron, yung magandang poem which I recited yung aking birthday. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. But the soul is not dead, that slumbers, and things are not what they seem. Tapos eh, life is real, life is earnest, but the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest was not spoken of the soul. Let us then be up and doing, in a heart for any faith, still achieving, still pursuing, learn to labor.